entertainment. Welcome back again to my YouTube channel, Brian Motorworks. Bago ang lahat, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Jonski Kabalay Channel from Canada. Shoutout kay RD Works Ideas from Mindanao. At shoutout kay Leonilio Francisco. At shoutout kay Abel Supan from Tarlac. Okay, mag-uumpisa na po tayo. Ang topic po natin ay stator ng TMX 155 CDI. Ito po yung stator na to ay wala pong linalabas na current yung kanyang primary. Dinala po dito nung aking tropa. Pinapatroubleshoot niya, kinalas na niya, tapos dinala niya dito. Ngayon, i-test rin natin siya kung ano yung sira, kung sira ba yung primary niya or yung kanyang pulser. Ngayon, titignan natin yung current kung may linalabas na current yung stator na to, mga ka-motors. Bago natin palitan yung kanyang kung ano yung dapat palitan, kung sira ba yung kanyang pickup coil or primary coil. Okay, panoorin nyo po ito, mga ka-motors. Madali lamang po ito. Okay, umpisa na po natin. Yan, mga ka-motors, nakaset po yung ating multi-tester sa nilagay ko po sa homes. Nasa 2K po siya dahil titignan po natin yung kanyang current. Eto, dito muna tayo sa kanyang pickup coil or tinatawag na pulser trigger. Eto, pulser. Eto, yung kulay blue with stripe yellow at yung kulay green. Okay, yan. Itusok mo lang dyan, mga ka-motors, sa kulay blue na with stripe yellow at dun sa kulay green. Okay. Okay, ayun, may reading po siya, ayun, may current po siyang linabas. Nasa 213 po siya, ayan. Okay, 213 po yan. Okay, okay, 213 po yan, mga ka-motors. Ibig sabihin, mga ka-motors, good po yung ating pulser. Good po yung pulser na to, mga ka-motors. Okay, dito naman po tayo sa kanyang primary. Ito, yung primary, yung nakabalot. Okay, yung primary niyan, mga ka-motors, ito po siya, yung black with stripe red. Okay, ilagay natin dyan yung isang yan, tutusukin natin yun. Yan, ito, ito siya. Okay, dyan ko linagay yung isang kamay ng ating multi-tester. Tapos yung isa, dito lang sa body ground ng ating stator, dito sa metal parts. Okay, yan, wala. Okay, mga ka-motors, yan, oh. Wala siyang current na nilalabas, mga ka-motors. Okay, yan, wala. Steady lang siya, wala siya. Okay, yan, mga ka-motors, ibig sabihin po, ibig sabihin ay okay, yan, wala po siya. Yan. Okay. Kailangan ko nga papalo man to, mga ka-motors, kung maglalabas man ng current to, nasa 500 siya or 480 to 470, magganyan siya, mga ka-motors. Ngayon, wala siya. Hindi siya, wala siyang current na linalabas. Ibig sabihin po, mga ka-motors, sira po yung ating primary. Ngayon, papalitan natin yan. Meron po akong extra dito. Ito, may primary na po ako dito. Original siya. Dahil po, binigay po sa akin dito yung pinagawa ko nung nag-home service ako. Ito po yung ilalagay ko dahil ito ay hindi na masira. Basta aalisin ko po ito, tapos ito yung ilalagay natin, mga ka-motors. Okay? Yan. Kulay brown pa po ito. Brown pa po siya. Ito, itim na. Nag-itim na po siya. Pero original din po yan. Okay? Yan. May stripe po siya puti. Yung sa kanya. Yung sa atin, wala. Yan. Pero original po ito. Parang original yan. Okay, mga ka-motors. Tatanggalin ko muna siya. Bago natin na tanggalin ito, alisin ko muna yung inang niya. Yung pagka-inang niya dito. Kailangan natin na soldering ngayon. Kailangan po matanggal muna ito. Ayan.
Okay, ayan, natanggal na natin siya mga kabotors dito. Para ito, kakalasin natin ng buo ito mga kabotors. Okay, ayan mga kabotors, kailangan natin dito pagkalso. Pagkalso dito. Ayan, dito. Ayan. So, natin siya dito mga kabotors. Ang pagpalo po doon, papunta po doon. Palabas doon po siya. Ayan. Ito po, dito siya lalabas dito. Sa harapan. Na po siya. Okay, ayan, nakalas na po siya. Okay, ito po yung may stripe at yung kulay dark po siya. Ito po yung ipapalit natin, yung kulay brown. Pero parehas lang po original yan mga kabotos. Okay? Ayan, ito. Bali, baliktad naman po tayo dyan. Pabaliktad naman. Okay, ayan. Naman po yung pagpasok natin ulit. Baliktarin lang po natin yung kanina. Dahan-dahan lang po. Plug and play lang po sa mga kamotors. Yan mga kabotors, alos pantay na po sila. Okay, ayan. Madali lamang po yan mga kabotors. Okay. Ngayon, ito, hihinagin ko na po ito. Ito, dito, ilalagay ko siya dito mga kabotors. Yan mga kabotors, alos ito po siya. Nailagay ko na po yung primary natin. Ito po yung kinalas nating primary, yung may stripe. Yan, at dark po siya. Yung linagay natin yung kulay brown. Pero parehas lang original yan mga kabotos. Ito yung kinalas natin na may stripe. Ngayon, iinagin ko na lamang po ito mga kabotos. Ngayon, tignan natin yung current nga kung may lalabas na current yung ating primary coil, mga kamotors. Okay, mga kamotors yan, itetest na po natin siya dahil nailagay ko na po yung kanyang primary. Ngayon, tignan po natin siya kung may current. Unahin na po natin ulit yung pickup coil niya, mga kamotors. Ito. Ang tinatawag na pulser. Okay, yan. Okay, yan. Mga kamotors. Nasa 230 po yung ating pulser. Okay, tusukin nyo lang po yung blue with the stripe yellow at yung solid na green, mga kamotors. O, ngayon, dito na po tayo, dilipat po tayo dito sa black and red. Black and red, dito po yung ating primary coil. Yan. At yung isa dito sa ground ng ating stator. Okay, yan mga kamotors. Nasa 492 po siya mga kamotors. Yan. 92 po yan, yung sa uli yan. Yan, 500. $500 to $492 po siya mga kamotors. Okay. Yan, $492 po yan mga kamotors. Okay, yan. May current na po siya, mga kamotors. Ibig sabihin, under na po yung motor na to dahil may power na ilalabas yung ating primary coil. Okay? Yan, ganyan lamang po, mga kamotors. Okay.
Okay, yan. 500 to... Yan, 500. Naglalaro po siya sa 500 to 492, 93, 92. Yan. Okay? Yan. Ganyan lamang po mga kamotors. Pag-troubleshoot. Pag-troubleshoot ng stator ng TMX155. Ganyan din po magpalit mga kamotors. Kailangan marunong kayong mag-test bago nyo palitan mga kamotors. Okay. Sana po may natutunan kayo kahit dito sa konti kalaman lamang po may naibahagi ako sa inyo. Subscribe my YouTube channel mga kamotors. Like and share. Okay, bye-bye po. Okay, ingat.